Naramdaman din ang epekto ng bagyong bising sa ilan pang lalawigan, lalo na po ang mga nasa silangang bahagi ng bansa. Balita hatid ni Bam Alegre. Sugatan ng isang manging isda matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Dinalungan, Aurora. Ayon sa kaanak ng biktima, pumalaot si Rudy Manubag habang maayos pa ang panahon. Pero nang pabalik na, biglang lumaki at lumakas ang mga alon. Nagtulong-tulong ang mga residente para siya'y mailigtas. Dalawang manging isda naman ang nailigtas matapos ding tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa Look San Remigio sa Cebu. Ayon kina Redemptor Cueva at Archie Mamposte, papunta sana sila sa Bantayan Island para mangisda. Pero hindi pa man sila nakakalayo, tumaob na ang kanilang bangka. Pinaiimbestigahan na kung paano nakapalawat ang dalawang manging isda, gayong ipinagbawal muna ang paglalayag dahil sa bagyong bising. Mahigit 500 pamilya nang inilikas sa iba't ibang lugar sa Caramoan, Camarines Sur. Marami naman ang stranded sa checkpoint sa bayan ng Del Gallego. Hindi na kasi pinayagang makapasok ng Bicol ang mga papuntang Visayas, Mindanao, Masbate at Catanduanes dahil sa bagyo. Mahaba ang pila ng mga delivery truck, delivery van at mga pribadong sasakyan. Tumaas naman ang ilang ilog sa Sorsogon. Sa barangay Inararan sa bayan ng Bulan, naging pahirapan sa mga residente ang pagtawid sa ilog gamit ang balsa. Naka-red alert ang buong lalawigan. Maaga nagpalikas ng mga residente sa barangay Mapaso sa bayan ng Irosin. Dinala rin agad sa mataas na lugar ang mga bangkang pangisda. Stranded sa Cebu ang nasa 166 na individual, 85 rolling cargoes at 26 na vessel. Di bababa sa 50 riyan ang sapantalan sa Poblasyon Danao. Binigyan sila ng food packs. Sa Naval Biliran, naging malakas ang hampas ng mga alon sa seawall sa barangay Santo Niño. May mga itinali naman silang kawayan upang magsilbing panangga sa hampas ng alon. Dalawa ang nawawala matapos matangay ng malalaking alon sa Alabel, Sarangani. Naliligo raw ang mga biktima sa isang beach resort na mangyari ito. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang MDRMO sa tulong ng professional scuba divers. Pero pansamantalang itinigil ito dahil sa lakas ng alon at zero visibility sa ilalim ng dagat. Bam Alegre, GMA News.